sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa aking vlog. Before po ako magbigay ng tutorial para po sa pagkukulay, sa paggugupit, sa hair treatments, sa rebanding, sa Brazilian blowout, sa keratin, keratin rebanding, sa lahat ng mga treatments, sa power dose, doon po lahat matutunan natin in a very simple way. Kasi lahat ng mga expert pagdating po sa mga buhok ay may kanya-kanyang line of way. Kulayan ko muna yung buhok ko, o nakikita po ninyo mga kaibigan ang puting buhok at saka yung gupit. Yung gupit po, hindi ko ipinagkakatiwala sa iba ang aking haircut. Ako lang din po ang gagawa. So, ako ang hahawak sa clipper, ako ang magkakat sa buhok ko. I just want also to introduce to you yung makeup po na para sa panlalaki. As you see, wala akong kilay. Rough ang aking face. Napakahagad kasi sobrang trabaho. Dapat isipin po natin na we feel good if we are look good. So kailangan po tayong maging maayos tingnan, especially kung linya po natin ang sa beauty industry, sa pagpapaganda. Kailangan po may makikita ng po ang ating mga clients na tayo po talaga ay mukhang nagtatrabaho as a hairdresser, as a makeup artist. Excellent po tayo sa isang bagay na atin pong ginagawa. So, pagmasdan, tingnan, halos almost 75 or 80% of my hair puti na po. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo yung mga simple lang na mixture ng pagkulay. Ito, nasa inyo, kasi kapag tayo po ay bibili ng pangkulay, may mga numbering siyan, kagaya niyan. O may P11, may 10.3, may 9.3, may 10.3, may 9.3, may number 4. Kasi ang black, ang pinaka-black talaga ay number 1. Ang number 2 naman is darkest brown, is in between black at saka brown. Brown and black, yun ang number 2. Ang number 3 naman is medium brown. Ganon. So, it depends on you. Depende sa inyo kung anong gusto nyong kulay. Makakapili kayo by numbers. Nandoon na po yung numbers. At dito naman po sa mixturing, to makikita natin. Dito sa Europe, makikita natin yung ganyan. Sabi nila 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes. Meron pa yung mas mataas pa dyan. Depende sa klase ng buhok o depende sa kulay na gusto ninyong palabasin. Ang 20 volume ay 6%, ang 30 volume ay 9%. Yan, mga karaniwan, ganyan ang labeling sa Pilipinas. O, 9%. Ganyan. 12%. Ayan. So, let me explain. Ang 6%, ito ang mixture, peroxide na mixturing para sa light colors into darker colors. Kagaya yung may mga uban o may mga light shades, gusto mo siyang i-dark. Ang imimix mo lang siya is 20 volumes or 6%. Pag lighter naman siya, lighter ang gusto mong palabasin, mixan mo siya ng 9%. Or yung mga light blondes, mga highlights, 12%. Pero pag blitz na yung mga puti, pwede ring 18%. Yun na ang yun ang mataas na peroxide na pang-mix para sa mga lightest colors is 12% or 18%. Yun, meron pang mas mataas diyan. Pero I advise na huwag masyadong gumamit ng mataas na volume
kasi magsasuffer din po ang ating anit. Magiging dry siya. O kaya sa mga hypoallergenic, sa mga may allergy, it is not advisable to use a higher level of peroxide, higher percentage of peroxide. Kailangan lang, basta't magkulay lang, gumamit na lang siya ng 9 or 12%. Sa mga dark shades, as I have said, 6% lang. So, ang mixture po natin dito sa kulay at saka sa peroxide is 1:1 ratio. Ang ating pong magiging materials, ito, yung mixing bowl, plastic, yung applicator, yung may brass at saka may suklay, at saka pointed. Kasi magagamit natin ito, yung patulis nito, mamaya-maya kapag tayo nag-apply. So, ang pinili kong kulay ay ito, number 7. I chose number 7 kasi ayoko yung dark, ayoko rin yung white. So, gusto ko yung magkasalubong ang kulay na bland at saka yung brown. So, ito ang pinili ko para hindi masyado. Tumubo man yung buhok ko na gray, hindi na siya masyadong halata. Kasi yung gap niya, kunwari, bland, tapos yung tutubo is gray. So, magkalapit lang. Pareho silang light colors. So, hindi sila nahahalata kahit tumubo na siya. So, yung number 7 na color, which is bland, medium bland, ay gusto kong mixan ng number 9 na peroxide. Kasi gusto ko yung lighter color than my original hair color. O, tandaan yun. Kung gusto nating lighter color sa ating color, we must have to use it number 9 peroxide or 12. We can also use this both by mixing them together. Kunwari, lagyan mo siya ito ng kalahati at kalahati rin dyan. So, magiging 1. Tapos, isang tube. So, 1:1. Magiging 1:1 din. So, ang peroxide nito, ang strength nito is in between 12 and 9 volume. 9%, I should say. So, magiging around 10%. So, magiging malakas siya ng konti is in between 9 and 12. So, nakuha po natin. So, I will mix them together. Ito. At saka tayo mag-a-apply. Ngayon na mix na natin ang kulay. Nandito na yung mixture natin. Meron pala akong sasabihin na pinaka-importante sa lahat. Bago tayo gumamit ng isang product, tanungin natin doon sa bibilhan natin, lalo na yung peroxide at yung pangkulay, yung color na ito, tanungin natin kung pang hypoallergenics. Kasi may mga allergy sa mga kulay. O kailangan din po tayong mag-ingat sa mga kulay. Hindi basta-basta kulay ay pwede na sa atin. Tanungin natin o tingnan natin kung may mga ingredients siya na nakaka-allergy. Ayun. Pero so far, very rare lang naman yung mga nagkaka-allergy sa mga kulay. Ako, marami ng klase ng kulay na mga ginagamit ko, pero sa awa ng Diyos, okay naman lahat. So, ito pa pala ang material natin. Kailangan natin ng gloves para hindi naman makulayan yung kamay natin habang tayo nag-a-apply. At saka, maglagay din po tayo ng cape kung para hindi malagyan ng kulay yung damit. Kailangan din natin ng clip. Kunwari, pag mahaba ang buhok, so we have to section the hair para naman maganda ang pagkaka-apply. And also remember that importante din po na dapat half inch above the scalp tayo magsimulang mag-apply. Oh, depende na sa inyo kung dito sa nape, dito sa likod, o kaya dito sa harap tayo magsisimula. Pero so far, sa akin, para naman mas mauunang magkukulay kasi dito yung unang makikita yung kulay. So, dito tayo unang mag-apply.
sa harapan. Yan. So we have to section the hair. I-clip muna natin yan. At saka tayo mag-apply. So far ako wala naman akong allergy. So pwede ko siyang lagyan kahit sa scalp. Okay lang. Depende sa iyo kung may sugat yung anit, dapat anuhin mo siya. Medyo ilayo mo siya ng konti doon sa scalp kasi sensitive din yung scalp natin, lalo na pag dry skin. Yung mga binabalakubak. Ayan. Okay lang na lagyan ng kulay. Tapos after na i-rinse natin, pwede tayong maglagay ng mga treatments. Ayan. Ito na ngayon ang gamit nito. Yung sinabi ko kanina, yung pointed nito, gawin natin itong pang-section. Ganun natin yan. Para ibaba na ganyan. Para sa susunod na applyan natin. Tapos eto, i-clip din ulit natin yan. Yan. Actually, the shades of hair color, my wife does not like it for me. Ayaw talaga ng asawa ko yung kulay na ito para sa akin. Pero, for vlog's sake, gusto ko lang kasing makita naman ng iba na ako talaga ay hairdresser. Kasi yung itsura ko ngayon eh, simula nung nagpunta kami rito, parang nawawala yung image ng pagka beautician. So anyway, yeah. Pagkatapos nating applyan ito, let's just wait for 45 minutes para mag-develop yung kulay. At saka, isa pa pala, kailangan natin din ng cream. Yung cream, kahit anong moisturizing cream, kailangan nating lagyan yung hairline. Kunwari, ang ginamit nating kulay ay black or mga dark shades. Kailangan nating maglagay ng moisturizing cream dito sa hairline para naman ang mga kulay, kapag kumalat siya, hindi makukulayan ang skin outside the hairline. So tandaan natin, any moisturizing cream pwede tayong maglagay sa noo, yan, sa likod, paikot, yan. Kung hindi natin magawa, ipagawa natin sa iba, yan, maglagay tayo dito sa hairline para kahit kumalat man yung kulay, hindi magkukulay yung skin. Yan. Okay na. Nalagyan ko na rin yung likod kanina. So, ayan. So, tingnan lang natin kung naikalat, maigi. Tingnan mabuti yung mga buhok na hindi pa nakapantay ang kulay. Yan. Section natin. Yan. Para makita. Suklayin. Ito ang gamit nito. Yung nagpusok ng ganyan para i-section natin. Ayan. So, okay na. Okay na siya. Pero done. Ayan, nagde-develop na yata yung kulay kasi almost 45 minutes na ang nakalipas. So, we can rinse it off para makita natin yung kulay ngayon. Sa mga may allergy pala, may skin allergies, dapat tingnan natin yung gamot, yung color developer. May mga naka-box na pangkulay na nakalagay doon na ammonia free, peroxide free, yun, mga all natural, yun ang mga
para sa mga may allergies, pero a little bit expensive than the normal, than the regular hair color. O, eto na ang naging outcome ng aking kulay. So, ayun na. Gustong-gusto ko yung kulay na ito. Kaya nga nang sinabi ko kanina na magkalapit lang ang gray hair at saka yung in-apply kong kulay. So, o magkalapit lang ang shades ng gray at saka yung na-i-apply na kulay. So kahit tumubo man, hindi siya halata. Maliit lang yung gap. At least maganda yung shape. Hindi siya masyadong bland at hindi rin siya masyadong dark. So ayan mga kaibigan, kagaya ng sinabi ko na hindi pinagkakatiwala yung buhok ko sa iba, ako lang din ang gugupit nito. And tingnan natin, tingnan ninyo kung ano ang mababagay sa akin. Ngayon mga kaibigan, gagamit tayo ng clipper, electric clipper. Ito, ang tawag dito na part niya is lever. Pag itinaas na ganyan, magiging zero cut siya, sagad na sagad. Kapag ibinaba natin yan, magiging 0.05, half. So gagamitin natin ito kasi gusto ko ito gradual cut, yung mahaba dito tapos paiksi dito sa baba, maiksi dito sa baba, zero. So ang tawag dito na cut is undercut. Yung cut niya nasa ilalim. So ang mahabang part ng buhok ay itatali natin para hindi muna yan magagalaw. Dito muna tayo sa gilid-gilid. So mag-start tayo ng guide number 2. Number 2 siya. So ilagay natin dito, tapos yung lever niya itaas para zero yung lever, number 2 yung guide. So ang gagawin lang natin is ikukuskus. Mula dito sa ilalim hanggang taas yan. Ayan. Ayan siya. Ayan. So slope. Slope lang siya. Kung kaya nating i-control, pwede nating hawakan lang yung mahabang part ng buhok para hindi siya madadali. Dito lang siya sa baba. Ayan. That's it. Ganyan lang siya kabilis. Pagkatapos ng number 2, para magiging ma-obtain natin yung gradual cut na style, pagkatapos natin gupitan at gumamit ng number 2, gagamit tayo ng number 1. Pero yung lever niya ibababa para magiging 1.5 siya. So next is 1.5. Yan. Simula sa baba, pataas na ganyan para magiging slope, gradual ang cut. Ganyan lang siya kabilis. So ang magiging style na niyan is this is number 2, next is 1.5 pababa, number 1 at saka 0.05 at saka 0. So magiging gradual na siyang ganyan. So natapos na natin yung 1.5, so ngayon number 1. Oh, tuloy-tuloy lang mga kaibigan. Number 1. Tapos point, tanggalin yung guide. Yan. So, baba yung lever. Bababa. Bababa siya ng ganyan para 0.05. Yan. Yan. Yan, tuloy lang. So ngayon makikita na natin yung ano outcome na mahaba yan. Mahaba yan, paiksi hanggang doon sa baba. So makikita natin yung slope.
titingnan din natin yung straight na yan kung may lalabas na mahaba, yun ang ikakat. Pero ngayon, okay siya. Okay siya, di ba? Okay siya, oh. Yan. Do the same, ganun din ang gawin sa kabila. Step 1, yan. Number 2, yan. Kung kayang hawakan yung habang part ng buhok, hahawakan. Yan. Number 2, yan. Number 1, guide number 1. Do the same. Ibaba yung lever para maging 1.5. So this is it, mga kaibigan, ang aking haircut, new look, the transformation. Pero sa susunod na vlog, aking ding gugupitan ang buhok, aking buhok ng isa pang bagong style, yung maiksi naman. Kasi ang haircut ko na ito ay undercut, ito ay tinatawag na undercut. So by next time, gagawin din nating short na yung spike white side wall, maiksi sa side tapos medyo spiky sa taas. This is it. Yan. Thank you, my next vlog. Till my next vlog.